Hi, my name is Sergeant Duban and welcome sa aking Bonsai TV. Hello sa ating lahat mga kaibigan, mga bonsai. So ngayon, papakita ko naman sa inyo itong mga bonsai materials na na-avail ko mula sa mga bonsai enthusiast na na-meet ko kamakailan lamang. Itong mga bonsai materials ito ay sariwang-sariwa pang kakukuha mula sa mga kagubatan dito sa aming probinsya. Narito ang mga gandang materials na na-avail ko mula sa kanila. Ito ay mga tinatawag natin kalyus, isa sa mga gandang materials para yung bonsai dahil sa matitigas na sanga nito, katawan, masanga at maliliit na mga dahon. So kalyus ito. Ayan, nalinis na siya mga kabonsai, nalinis na siya. Para itatanim na lang natin ngayon para buhayin, pasuluhin, pasiglahin. Ito pa, kalis din siya. So napaganda ng mga materials ito, naka-form na sila ng ayos. Okay, nalinis na sila, itatanim na lang natin. Ito, tubo siya mula sa ugat. So pwede natin gawing forest ito. Pwede natin gawing forest, ang style ito kalis ito. Meron pa, etong Chinese elm o yung Philippine holly, pinatawag natin. So napagandang materials din ito. And then, meron tayong nakuhang, ito, kalyus din ito. So, tsaka na natin uhubugin ito sa desired nating mga formation, desired na style ng bonsai, kapag ka nabuhay na siya ng tuloy at napasangan na natin ng marami. Ito, kamuning. So napakadalang na rin ito, napakatigas ng katawan itong kamuning. So makikita nyo, malinis na siya, tatanim na rin lang natin. At ito, lemoncito. So may panimula na siya, reforma. So pasangahin na lang natin, pagkalabuhay siyang maganda. And then, i-ipa natin. I-wiring natin lahat ng prune. Hanggang sa makuha natin yung style na gusto natin para sa kanila. Okay, so ito ang mga materials na pinakita ko sa inyo at simulan natin ang paglilipat sa mga bonsai pot. Okay. Itong isang kalyus na ito, dito natin lalagay. Hanapan natin ng magandang pwesto. Okay. So marahil ito ang desired na position ito, itong kalis na ito dito sa tray na ito o sa bonsai pot na ito. Ito magiging back branch niya. Ito ang pagiging tinatawag nating canopy niya. So ito, i-bend natin dito pag nagtagal. Also this one. Okay, simulan natin. Natapos na natin itanim yung mga materials na na-avail natin mula sa ating mga bonsai enthusiast. Didiligan naman na natin ito. Matapos natin ilipat itong mga bonsai materials na na-avail natin sa kanya-kanyang mga lalagyan, container o tinatawag na mga bonsai pots,
mananatili ito dito nang may mga isang taon o mahigit pa hanggang sa fully developed na yung kanilang mga ugat, buhay na silang ganap, at ang mga branches nila at mga dahon ay muling sumuloy na. Shoutout nga pala kay Michael Lasak Perez, Efrain Gonyo, at kay Edwin Gonyo. Brad, maraming salamat sa inyong lahat. This is Sergeant Duban. If you like this video, please subscribe, like, and share. Also, don't forget to click the notification bell for more updates.